Hello nga pala sa verse guys. So guys, ngayon ito 'yung sinasabi ko sa inyo nung video natin kanina. Okay? So, ito na 'yung bago nating setup. And para sa mga bago diyan, mag-comment na kayo and mag-subscribe and mag-like ng video na 'to, okay? Malaking tulong po 'yung like niyo, okay? Malaking tulong. So please like this video. And kung naghahanap kayo ng free coaching, just message me, okay? And kung yung tanong nyo po kasi is nasa mga videos ko na. Ang i-recommend ko na lang talaga is panoorin po ninyo yung video ko. Baka kasi yung iba dyan nagtatanong sa akin, paano ganito, paano gumamit ng DAP? So, marami po kasing ways paano gumamit ng DAP, no? So, gusto lang i-clarify yun. And kaya nga po tayo gumagawa ng video kasi mahirap po siyang explain. Pero kung kaya naman siyang ma-explain or hindi ko pa na ipapakita sa video or wala pa akong video na naipakita yung ganung class ng gameplay, yun pa yung mga sasagutin ko. Pero kung may playlist na rin naman tayo dyan sa comment section, ay sa description box. May playlist na tayo dyan. So, i-check out nyo na lang din. Okay? And again, hanggang Wednesday na lang yung Bemil na nag-flash dyan. And for mga gusto na mag-tawag dun, magkaroon ng spot sa mga videos natin, no? Kagaya na nagpa-flash na Bemil na yan, isi-message lang ako sa aking Gmail, okay? So, ayan. So, nandiyan din sa description box. So, ayan. So, ito na po yung bago nating formation, okay? Same lineup lang. Pero, ibang formation. So, po, papiklin ko lang yung explanation kasi hindi naman ganun komplikado yung reason bakit ganito eh. So, para sa mga hindi nakakaalam and para sa mga bago, ganito po yung una na lineup natin dati, okay? Wait lang. So, ito yung dati. Ito yung una na present natin ngayon. And then, nag-integrate ako. Tinry ko yung ganito. Well, effective naman to. Kaso, medyo risky pa rin. Okay. Malakas siya, to be honest. Sobrang lakas ng mararamdaman may offensive capability nito eh. Pero, ayun nga. Too much offense naman. So, ayun. Binalik ko sa ganito. Okay, kaya binalik ko sa ganito. Kaso naman, ang problema dito, minsan kapag lalo na pag anemone, okay, kapag or anemone, kung ano man tawag doon, usually, nakaganito yung anemone, di ba? May anemone dito, then may anemone dito. So, ang nagiging problema, kapag ganito yung lineup natin, yung tinitira ng aqua natin is yung nasa taas, and then tinitira ng dust natin is nasa baba. So, ano yung damage? Paano ba? Nakakompromise, napapahina. Ayan, napapahina yung damage. So, hindi natin nagagandang nababurst. Kapag anemone, automatic kailangan i-burst mo yan. Kasi pag di mo na-burst yan, maghihil at maghihilang yan, diba? So, ang ginawa natin is ganito. Ayan. So, ito lang. Yun lang yung concept na yun. And, so far naman, although hindi mahirap talaga anemone, inaamin ko, bihirang-bihirang, siguro 1 out of 10 lang yung chance na manalo tayo. Or nananalo tayo sa double anemone. Double, ah. Sa single anemone, ang chance natin is nasa 7 or 8 out of 10. Okay. Pero sa double 1 lang talaga. Mahirap talaga siya. Kailangan ng perfect na movement and perfect cards. Especially yung poison. Sobrang halaga ng poison when it comes to dealing with anemones. Since hindi naman tayo o ganun ka-burst type. And ayun. Pero kahit pa paano, if yung formation nga nakalaban natin is nandito, tas nandito. No? So, kahit pa paano nadadivert natin or ilalagay lang na nakapag-focus attack tayo sa isang lane lang, which is the top lane. So, unahin natin yung top lane and then afterwards proceed tayo sa may bottom lane. So, bakit top lane? Wala lang, parang feeling ko lang na parang may hina kasi usually yung mga nasa bottom lane. Oh, like squishy sila. Kaya pag nasa top lane parang ewan ko, parang based on my experience mas malalakas yung mga nasa top lane. So, ayun. Pero gusto nyo ilagay dito sa baba, wala naman problema. Dito, tas dito. So, nasa inyo yun. Pero, I recommend na isang lane lang sila para focus yung attack sa isang lane. So, yun. Yun lang naman yung video natin ngayon. And sana makatulong. And comment down below kung natingin ninyo naging effective to sa inyo. And kung nakatulong. Marami na tayo natulungan. Like, nakatuwa nga kasi. Share ko lang, mabilis lang to. Pwede yun ang end yung video. Ano lang, 1,100 daw siya, naging 1,300, naging 1,100, ganyan. So, ayun, talagang
may mali lang talaga sa ginagawa ninyo, pero malakas yung Axie. Okay, malakas yung Axie. Lalo na, and pakita ko na rin, okay. Yung leaderboards natin ngayon is 3,300 na po. Okay, although, yun nga, 11 days na lang. Patapos na yung season. Pero kahit pa paano, diba? Ano na tayo, siguro post-season na ulit. Ang bilis, no? Patapos na agad yung season. Pero, ayun, yung leaderboard natin, nasa taas na. So, kahit pa paano, makakangat na talaga yung mga nasa baba. So, yun guys. Chance yun na to, na makapag-2K. Kahit pa paano, makaapak, pang screenshot, pang ID, ganyan. And again, kung may coaching, kayo, tanong ganyan, tanong yun lang sa akin. Pwede kahit dyan lang sa comment section. Tapos, yan. Kung gusto nyo nang nagpa-flash-flash na ganyan, guys, sa Bemil, email nyo lang ako. Okay? So, yun lang. Kung sumali ako sa reverse game, like, comment, subscribe. Booyah.